Ano nga po yung proseso? Ma'am, ano nga po yung, madam? Madam, ano nga po yung proseso? Yun ho, sinasubject po yan sa IQ, EQ examination, sinasubject yan, po yan sa po yun. Kasi ang tagal po, ma'am, ipinikot-ikot niyo po ako. Yun yun, yung proseso is because hindi siya ng EQ exam, IQ exam, etc. Yun lang po yun eh, iniikot-ikot nyo ako, 2017, revised 2017, memo 035. Yun lang po yun. So, may problema po sa IQ. Itong si Angelo Cotun, so mababa yung kanyang IQ, hindi siya pumasa. And then itong si, at the same time, yung kanyang EQ mababa din. So, ibig sabihin, he's not qualified because of that. Naglagay kayo sa NEA. Madali lang ako makaintindi. Yun lang po yung gusto ko malaman. My God, I hate drugs. Ang pangarap nyo ay pangarap ko. Even if the Beneco had already appointed Engineer Melchor S. Licobin as the General Manager of Beneco, we advised Beneco that is still the appointment of the General Manager of Beneco as is with all other electric cooperatives should adhere to NEYAM Memorandum Number 2017-3035. Oo nga po. Nag-elect yung electric cooperative ng kanila pong general manager. And then sabi niyo po, nag-appoint po kayo kasi nga po pinapayagan sa batas yan. Ano nga pong basihan? Yung po ba dahil may katiwalian? Kasi po sabi niyo, of course, nasa batas po natin yan. So can you just do that sa lahat po ng kooperativa? Kapag hindi niyo po nagusto yung pagmumuka, itsura, ugali, o hindi niyo kabaga, hindi niyo kaibigan, huwag niyo lang po randomly palitan. Yan po yung ibig ko sabihin. So ano po yung basihan? Please, what was the basis para kayo po ay mag-appoint ng panibagong tao ninyo versus meron pong in-elect ng board of directors ng kooperativa. Yun lang po gusto kong malaman. Although I know, I understand na nasa patas po yan, pinapayagan po yan, karapatan po ninyo, nasa kapangyarihan po yan ng NEA na mag-appoint if they're not happy. Pero ano pong basihan? Kung hindi kayo happy, bakit po hindi kayo happy doon sa in-elect po ng board of directors ng Beneco? Yes, sir. If I may respond to that. Just on the record, hindi ko po kilala kung sino man po yung in-elect ng Beneco. And I haven't even talked to the guy, whoever he is. And I haven't even talked to the person dun sa appoint lang. Oh, I'm sorry. I would like to take that back. Nakausap ko pala sa wanted sa radio that guy over the phone. Although medyo limited lang po yung mga binigay niya sa aking answers. Pero I just want clarification because these are the things na marami po nagtatanong sa akin. Kasi once we aired that sa radio program ko, I got tons of comments from netizens and they want clarification. Yun lang po yun, ma'am. Please, ma'am. Yes. Simple answer, simple question needs simple answer, please. Yes, sir. If I may, sir. Ang ibig po kasi naming sabihin, sir, despite po, sir, na nag-appoint na ang Beneco Board ng kanilang General Manager, ipinaalam po namin sa kanila na kailangan pong dumaan sa proseso. At ano pong proseso? Yun pong nasa NEA Memorandum Number 2017-035. Wala pong electric cooperative na nagkaroon ng General Manager na hindi po dumaan sa proseso under ng NEA Memorandum 2017-035. So, what you're saying is, hindi dumaan sa po sa proseso itong pag-elect ng Beneco doon po sa general manager nila na kanila pong iniroklo. Is that what you're saying? Hindi po dumaan sa proseso? Like sa other cooperative na dumaan sa proseso kaya hindi po nakialam yung NEA? Nung pong nilabas ng Beneco yung kanilang board resolution appointing Engineer Licobin as the General Manager of Beneco, hindi pa po yun dumaan sa proseso ng NEA Memo 2017-035. Okay. Kaya nga po, sinulatan po ng NEA ang Beneco na yung NEA cannot act on the board resolution of Beneco appointing Engineer Licobin as the General Manager because
his appointment should go through the process as provided under NEA Memo 2017-035 po. Sorry, I don't have that 2017 memo, ma'am, but can you tell me what's in it? What's in 2017? What does it say? The NEA Memo 2017-035 is the revised policy on the selection, hiring, termination of service suspension for general managers of electric cooperatives. Dito po, Mr. Chair, nakasaad ang proseso po ng pag-select sa pag-qualify at ang eventual appointment po ng general managers ng lahat po ng electric cooperatives. So ano po yung hindi nasunod po sa pag-select kay Engineer Lucubin ng Board of Directors ng Bineco? Sorry, ma'am, pang umikot-ikot na tayo. I think we're taking too much time on this very issue. Yes, sir. Ma'am, kasi ang kailangan ko lang po, simple question, answer eh. Ano nga po yung pagkukulang nitong Board of Directors ng Bineco para makialam po ang NEA para sabihin na per 2017-035, kami po yung mag-a-appoint kasi hindi kami sumunod sa proseso. Ano nga po yung mga hindi nasunod na proseso, ma'am? Kaya nga po, pinadala na po sila ng sulat ng NEA na kailangan pong sumunod sa proseso under NEA 2017-035, nag-submit na po si Engineer Lucubin sa proseso. Ano nga po yung proseso, ma'am? Ano nga po yung, madam? Ma'am, ano nga po yung proseso? Yun ho, sinasubject po yan sa IQ, EQ examination, sinasubject yan, po yan sa po yun. Kasi ang tagal po, ma'am, itinikot-ikot niyo po ako. Yung proseso is because hindi siya ng EQ exam, IQ exam, etc. Yun lang po yun eh, iniikot-ikot nyo ako, 2017, revised 2017, memo 035. Yun lang po yun. So, may problema po sa IQ. Itong si Angel Lucubin, so mababa yung kanyang IQ, di siya pumasa. And then itong si, at the same time, yung kanyang EQ mababa din. So, ibig sabihin, he's not qualified because of that. Naglagay kayo sa NEA. Madali lang mga ako makaintindi. Yun lang po yung gusto ko malaman. Yes po. In other words, itong si Lucubin, yung kanyang IQ. Ito po, kaya nga po, we are so sorry, sir, that hindi po ninyo natanggap yung pinadala namin sa inyo so that you could have had at least an advance info po on the process. Ma'am, kasi you bring technical on me. Kasi po mga last netizens, yung mga followers ko, yung mga listeners ko, yung mga viewers ko, there are people na hindi masyado nakakaintindi ng technical. All they need is a simple answer. At binigyan yun, simple answer to a simple question. Yun na po, binigyan yun sa akin. Okay, then tatahimik na po ako. So, sa inyo pong palagay, hindi po pumasa itong si Engineer Lucubin dahil sa IQ test at EQ test. Hindi po, kasi binigyan po IQ. Although, it would be hard po na hindi po sana, we would have wanted po na sana ho makita niyo po talaga ang chronology. But just to address po immediately yung question ninyo. In other words po, after the final interview that was conducted by the board of the NEA Board Administrators, si Attorney Rafael po ang in-endorse nila for the general manager of Bineco. And as per the opinion po of the Office of the Government Corporate Counsel, sinabi po ng OGCC na na-disqualify po si Engineer Lucubin because he failed to relinquish his position as OIC, which is provided po under NEA Memorandum 2017-035. And then the NEA Board of Administrators, after receiving po the board resolution of Bineco rejecting the NEA board resolution endorsing Attorney Rafael, NEA board passed a resolution appointing Attorney Rafael to the position. And this is exactly po now the subject of a pending Court of Appeals case
which Engineer Licuben brought before the Court of Appeals, Mr. Chair. Okay, thank you. Last na lang po, ma'am. So, therefore, dapat po lahat ng mga in-elect po ng mga Board of Directors ng iba't ibang elected cooperative para maging patas po sa ngalan ng giging fair. Lahat po siguro sila i-undergo nyo rin po ng IQ and EQ test. Mali mo, baka meron dyan lalagpak at meron ulit kayo mga point na bago. Ay, uniform po, sir, ang procedure. We are following uniform procedure under the provisions of ito pong NEA 2017-035. Okay. This applies all to all electric cooperatives po, Mr. Chair. Wala pong hindi ho dumadaan. Lahat ho ng general managers ng 121 electric cooperatives in the country ay dumaan po sa proseso as provided under NEA 2017-035 po. Okay. Thank you for that clarification.